بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تبت إبنا ينتقل كاين بو تنقل سا كاي يسو كريستو ينبقى مداي سيسو كريستو Actually, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kung si Jesus Kristo man talaga ay namatay, ang pumatay ay mga Kristiyano. Mga Kristiyano po ang pumatay, ang pumatay kay Kristo. Bakit? May Muslim ba dyan na basa? Nga Muslim? Sabi niyo, walang Muslim pa doon, di ba? Okay, mga Kristiyano ang pumatay. Bakit? Sino ba gustong mamatay si Jesus Kristo? Ang mga Muslim ba? Gusto ba mamatay si Jesus Kristo? Ang mga Hudyo pa, yung Judaism, gusto ba nila mamatay si Jesus Kristo? Hindi. Ang gustong mamatay, mga Kristiyano. Bakit? Dahil kung si Jesus Kristo ay namatay, nahugasan ng kanilang kasalanan. Di po ba? Kasi sasabihin namin na si Jesus Kristo ay hindi namatay, nagagalit sila. Oh. Nagagalit sila dahil namatay raw. Ano kaya? Saan ang utak nito? Sabihin niyo, kung sabihin ko sa inyo, ang tatay mo may gustong papatay sa tatay mo. Sabihin namin na, naligtas ang tatay mo. Hindi siya napatay. Galit ka? At sasabihin, hindi, namatay talaga. Napatay talaga si tatay, napatay. Sabihin na, hindi, naligtas ang tatay mo. Saan ba talaga, saan ka matutuwa? Kung ang tatay mo ay namatay at naligtas, saan ka matutuwa? Matutuwa ka na matay ang tatay mo? O matutuwa ka naligtas yung tatay mo? O sabihin naman natin, Diyos ninyo namatay? Huh? Or hindi namatay ang inyong Diyos? Bakit gustuhin ninyo namatay ang inyong Diyos? Sabihin naman nila, yung pagkatao ang namatay, ang pagka-Diyos ay hindi. Saan mabasa? Ang pagkatao ang namatay, ang pagka-Diyos hindi namatay. Sabihin mo, ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay isa lang. Huh? Isa lang, hindi naghiwalay, isa lang sila. Eh kung napako yung anak, pako ang tatay. Napako rin ang espiritu, namatay ang anak, patay din ang tatay. Dahil sabi ninyo, isa lang ang ama at ang anak. Eh namatay ang anak, patay din ang Espiritu Santo. Dahil yung Biblia, babasahin nga natin dito sa Tagalog. Kasi sabi namin, hindi namatay. Sabi ng Allah sa Quran, wa magkatalu, wa nasalabu, walakin syubihan lahum. Si Jesus Kristo ay hindi siya na napako at hindi siya napatay. Pero akala nila siya na yun. Hindi siya maniwala eh. So, tingnan natin ang Biblia. Kung si Jesus Kristo ba talaga ay namatay, sinong paniniwalaan namin ngayon? Kayo? Ikaw, Pablo? O itong Biblia ninyo? O, sino pa? Hebrews. Basahin sa Hebrews chapter 5, verse 7. Dito sa Tagalog. Verse 7. Hebreo, kapitulo 5, versetulo 7. Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghahandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Sa kanya dininig. Sa Biblia niyo nagsabi dininig. Sabi niyo, hindi, namatay talaga. Ay, sinong paniniwalaan natin? Ang Biblia niyo nagsasabi, nga dininig. Huh? Ibig sabihin, hindi siya namatay. Sa inyong Biblia mismo, Hebrewski, baliin niyo yan, ang teksto na yan. Bibigyan pa niyo ng kahulugan, kung anong kahulugan na mamumulot pa kayo ng kahulugan para ipipiit ninyo, pilipitin pa ninyo para lalabas yung talagang namatay siya. Hindi namatay, dininig ang kanyang pagdarasal sa Hebrews chapter 5 verse 7. Eh kung mayroong namatay, another verse, eh hindi namin problema yan. Problema ninyo yan. May contradicto pala ang inyong Biblia. Si Jesus Cristo, kailanman hindi siya nagsabi, ako'y namatay at nabuhay muli. Ano ba yung malulungkot kayo pag sinasabi namin kinuha sa ng Diyos, dinala ng Allah dahil sa kalangitan, buhay? Galit kayo. Dapat matutuwa kayo sa amin eh. Dahil pinagtatanggol ng Allah sa Quran na si Jesus Kristo ay niligtas, dapat matutuwa kayo. Yun pala ang totoo, nga naligtas pala si Jesus Kristo. Alhamdulillah. Bakit? Dahil kayo ang pumatay ni Jesus Kristo. Kasi kung bagang mayroon kayong paglilitis, sinong pumatay at hindi nalalaman, mayroon mga NPI. Mayroon mag-NPI magtatanong, ay mga Muslim, hindi namin gusto mamatay.
buti sa Kristiyano. Ano, mamatay si Kristo? Gusto namin talagang mamatay si Kristo. Ah, sino ang prime suspect ngayon? Prime suspect. Dahil gusto niyo mamatay si Kristo at napatay talaga, kayo ang prime suspect. Dahil kayo mga Kristiyano, ang gusto mamatay si Kristo. Dahil mayroon kayong agenda na pinipilit ninyo maligtas kayo. Kasi hindi pa kayo matutuwa na nananalangin si Kristo at ayon sa inyong Biblia, niligtas siya at dininig siya ng Diyos. Dininig. Nakaintindi ba kayo kung anong dininig? Naligtas mula sa kamatayan? Ay, Biblia niyo, basahin ninyo. Hebrews chapter 5 verse 7, basahin ninyo. Huwag niyong pilipitin. Babasahin lang ninyo at punin niyo ang kahulugan. Ay, hindi na kailangan ng kahulugan eh. Tagalog na Tagalog eh. Sa Bisaya, may mga libro sa Bisaya, Biblia sa Bisaya, English. Basahin ninyo. Huwag nang bigyan ng meaning. Basahin lang ninyo. Let the Bible speak. So yan po ang aking masasabi mga kapatid. Huwag niyong pilipitin ang katotohanan. Si Jesucristo, ayon sa Quran, ayon ni Allah, ayon na may mga Muslim, hindi po siya namatay. Dahil sabi ni Allah, وَمَا كَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا وَلَكِنْ نَشُبِّهَ لَهُ. Ito lang po mga kapatid. Salamat po sa iyong panonood. Subhanak Allah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.